Isang magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa aming po mga kapatiran na nanonood na po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. And thank God, it's Friday once again, so ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa nutrisyon. At kayo po ay magtawag na ng inyong pong mga kaibigan dyan, mag-share na po kayo ng ating mga link dahil maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. I'm sure po, kayo po, lahat tayo ay makaka-relate uli dito sa ating pag-uusapan. So sasabihin ko na po ang ating topic ngayon ay tungkol sa detoxification. Yan. So mag-abang na ho kayo. So madami ho tayong matututunan dito sa ating pong topic. At very interesting po, ano ba itong detoxification na ito. At ako po ay nagpapasalamat dahil it's our weekender show. So napakabilis po ng araw. Nakakaapat na araw na ako dito sa upuan ng Sir Conrad, pero parang ano eh, laging first time, baka bumaba din yata ang aking platelet, sir. Wag naman, no? So, Sir Conrad, namimiss ka namin, so madami nagpipray sa'yo, patuloy ka lang dyan, magpalakas, magpahinga, para next week ay kasama ka na namin. So, ay pagpatuloy nyo lang pong ipagpray ang ating host dito, si Sir Conrad Tungol, sa inyo pong isama niyo siya palagi sa inyo pong mga panalangin. At akin rin po binabati ang ating mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko po, excited na rin po kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kahapon ay napakaganda rin ang ating pinag-usapan tungkol sa mga oils. At sana po kayo po ay madami ring natutunan at na-bless dyan sa ating mga napag-usapan. Alam niyo po ang ating mga tagapagsalita dito ay hindi lang basta-basta humaharap po dito sa atin, kundi talagang pinag-aaralan din po nila ang kanilang mga tinuturo sa atin para lagi sila pong maging blessing sa atin. Okay po, so yan lamang po. At again, mamaya po ay magkita ulit tayo para po sa ating pag-uusapan tungkol sa nutrisyon. At nandito po ang aking napakagandang host, co-host, na si Ma'am Julie Castro. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat, baby. At ako ay tunay na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa nandito na naman tayo. At sabi ko lagi, still kicking. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil okay ang pakiramdam ng Lola. At sana kayo rin. At sa mga viewers, hello kayo dyan. At syempre, ang dating mga batian ng mga taga north, south, east, west corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders, group leaders, at lahat na human leaders. Hello kayo dyan. At syempre, ang mga members and viewers natin. At gusto ko lang magpasalamat kasi sobra ang aking katuwaan, baby, dahil at last nakasal na ang aming area leader o ang ating kasamahan, si Ma'am Sir Chris Niesa at si Ma'am Ruthlyn. At gusto ko ring ano congrats yung pasalamatan yung kakaibang ano to, tawag natin? Programa? Set up, yung ma'am. Pagkain ba natin? Ah, oo, oo ma'am. Tapsilog. Parang sa akin, ano yun eh, napaka-healthy. Healthy. Kasi kung usually sa reception, titingnan mo ang mga pagkain. Marami. Ma'am. Marami kang pagpipilian. Pero dito, tatlo lang yung pagpipilian mo. Nandun na sa isang plato na may dahon, pambihira. Oh. Dahon ng saging. Dahon ng saging. Mm-hmm. Sana mga ano yon, mga bayabas, no? Dahon ng bayabas. Para healthy. Anyway, maraming salamat at sa totoo lang, napakasaya namin kagabi, kahapon. Ang saya-saya po namin dahil yun eh, kasala ng isang pamilya. Tama. Oo. Kaya, congratulations sa inyong dalawa at nawa ay gising na kayo. Oo. At nandiyan na si at dumating na pala. Oo. Mm-hmm. Magpahinga muna kayo. Anyway, maraming salamat at
ngayon po ay impormasyong nutrisyon tayo. At gusto ko lang ipahabol pa yung mga gustong sumali doon sa ating challenge. Mukhang walang sumali. Anyway, patuloy pa rin namin ibibigay ang premyo. Oo, tama. Yun lang po, maraming salamat. Oo nga ma'am, no? Kahapon, napakaganda ng ating programa. Kitang-kita mo yung kamay ng Panginoon sa ating kasamahan ditong full-time staff kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Very smooth so, eh, lahat. Very smooth at napakaganda ng kulay, ng decoration. Uh-oh. Ayan, so talagang biyaya po lahat yan ng Panginoon. Pati yung ating kinain, napaka, sabi nga ni ma'am, healthy. Ayan, healthy ang kinain. Madami ka bang nakain, ma'am? Kung ano lang yung serving. Ah, okay. Oo. Ako din ganun eh. Hindi na, busog ka na sa isang serving lang na ganun eh, no? Ayan. So, kanina ho nabanggit ni Ma'am Julie, yung sinasabi niyang nagpasa po ng picture kasi kung naaalala niyo po last week, eh yung ating nutritionist dietitian ay nag-present po ng, nag-cook siya, actual cooking siya sa atin, di ba? Pinakita siyang banana pancake at saka yung Waldorf salad. So, natikman namin yan, ma'am. Ang sarap. Ayan to. So, nag-challenge po si Ma'am Julie. Sabi niya, so kung sino daw po ang pwedeng gumawa din sa bahay tapos mag-picture, picturean lamang po yung inyong nagawa and then isend po sa amin yung inyong finished product. At nakakatuwa naman po, meron po tayong kapatiran na nagpakita niyan. At mamaya ipipresent po natin at kung sino siya para naman ang ating ibang mga kapatiran din ma-challenge sa ginawa nitong ating kapatiran. Magugulat kayo dahil napakadami niyang nagawa out of banana, ma'am. Napakadami. So, nakakatuwa kasi merong tayong viewer na sabi niya nga napakaano daw, ma'am. Masyadong matipid yung kanyang paggawa na dahil auto banana, ang dami niyang nagawang pagkain doon. So nagpapasalamat siya ma'am sa ating programa dito sa ating nutrisyon, impormasyong pangkalusugan, usapang nutrisyon. Dahil nga madami siyang natututunan katulad nga niyang banana pancake na yan at madami pang ibang produktong nagawa niya pagkain out of banana nakatipid daw siya. Ayan. So maraming salamat sa iyo ma'am. Isusurpresa, hindi muna namin sasabihin ang pangalan mo basta alam ko nakita ko na siya dito eh. So para naman madami tayong matutuwang kaibigan, mga kapatiran na ma-challenge sa iyo. Ayan. So Ma'am Judy, siguro ano natin? Extend muna natin yung challenge. Ah, okay. Kasi parang hindi maganda yung konti lang. Gusto ko yung maraming Mabibless din, ma'am. No? Kasi nga ho, itong challenge ni Ma'am Julie, meron 300 worth na load. So gusto ni Ma'am Julie na madami ring mabibless. Bukod sa amin, na nakikita namin yung feedback ninyo, kung paano natutulungan ang programang ito, yung sa inyo po, sa inyo pong araw-araw na pamumuhay, gusto rin naming maging blessing sa inyo. Yan. So, yan po, sabi ho ni Ma'am Julie, i-extend daw po. Pwede pa kayong magpasa ng mga pictures ng nagawa ninyong mga banana pancake without flour. Huwag silang matakot dun sa, kasi ang yung challenge na yon, nagluto na sila, nagpicture na, magpapadala pa sila dito. Tama. Kaya kinakancel na yung padala. Kasi medyo mahal ang delivery fee. Kaya picture na lang. So yan. Pero be sure sila talagang gumawa noon kasi so, madaming pwedeng gayahin lang, picturean. Kaya lang naman gusto namin na dinadala dito dahil at least with confidence, sinasabi mo na, ma'am, kami nagluto niya. Oo nga. At saka matikman natin kung gaano kasarap. Ayun. Sige po. So, abangan ho namin yung mga pictures na yan. Isama niyo ho yung mag-selfie kayo na kayo yung gumagawa para may proof na kayo po talaga ang gumawa. Ayun. Saka na ano ko pala, baby, hindi lang siya pancake ang ginawa ni Ma'am Ces. Opo, may Waldorf salad. Ano pa, may Waldorf salad pa. So, dagdagan nyo na rin para dagdagan natin yung load. Ayun. Pag dalawa rin ang load. Ayun.
Ayan na. May madami tayong mabibless na mga kapatiran para diyan sa ating challenge na yan. Okay, so ngayon po ma'am, Sir Ponching, siguro pwede na ako magtanong, no? So yung ating pong discussion kahapon about the essential oil. So ito po ay isang review lamang o ma-refresh po tayo para naman na maalala natin yung ating mga napag-aralan kahapon, hindi masayang, at least nare-recall natin. Ang diniscuss po nila Ma'am Charity kahapon at ni Sir Jaire tungkol sa mga essential oils. So sinabi nila na ang essential oil ay isang patent oil. So hindi mo siya kailangan, kapag ka nag-apply ka nito, hindi ka dapat agad ma-expose sa sun kasi may photosensitivity ito. So pwedeng humapde yung oil na sa balat mo or mangingitim doon sa pinahiran mo. And then topically, sabi niya na pwedeng iso. Topically, pwede siyang maipahid. So meron po siyang tatlong ways kung paano siya topically na magagamit. So merong massage, meron yung acupressure, and then meron siya pong isa, yung pangatlong sinabi niya ma'am, na yun po ang sasagutin nila. Sabi ito yung paisa, multiple oils ito ma'am, pero hindi mo sila sabay-sabay na ipapahid. Layering. So, one at a time. Uh-huh. Yan. So, one at a time po yung oil na ipapahid mo kasi nga po ay yung more effective ito sa ating katawan dahil yung constituents po ng oil ay mas ma-absorb po ng ating katawan kung ano pong proseso, kung anong klaseng isa sa mga paraan ng pagpahid ng oil na ito sa ating katawan. So ano po yan? Nabanggit ni Ma'am Julie pero parang mahina niyang sinabi. So ano po yung pangatlo na yan? So yung isa massage, yung isa acupressure. So ano po yung pangatlo? Ayan. So yan lamang po. Pwede niyo po yan sagutin as a refresher review o ma-recall po natin yung topic natin last week. So ngayon po, ating pong i-welcome ang ating pong nutritionist and dietitian, walang iba kundi si Ma'am Cez Ramos. Hello ma'am, good Hello morning po. Magandang umaga po sa lahat. Yes, ma'am, may una kang pabate. Baka gusto magandang umaga po muli sa lahat, sa mga viewers, sa mga nanonood na. Yung mga bagong viewer po, welcome po sa aming show. Sana po this morning, marami po uli matutunan sa aming topic po. Okay, ma'am, pwede mo na po sigurong simulan. Okay. Ay, asan sir yung ating paglipat ng panel? Yan, so okay. Kanina po ay akin na pong nabanggit ang ating topic, no ma'am Cez? Yes po. Tungkol sa detoxification, I'm sure madaming interesado dito, yes, sa ating topic kasi madaming gumagamit dito eh. So, marami tayong ano ngayon, alam mo na yung sa mga kinakain natin. Minsan hindi mo alam kung ano ba yung magiging cause niyan, mm-hmm. Yung mga toxins po na dala-dala nung pagkain na yan, mm-hmm. Or lahat ng mga ginamit mo. So, kailangan din po mayroong part sa lifestyle natin na mag-detox. Detoxify po tayo ng ating body. Mm-hmm. So yung nga yung mga essential oils na yan ginagamit din, di ba, pang part nung ano mo, ng daily routine mo. Opo. Sa health, di ba? Mm-hmm. So it's also like this, yung sa inside ng body natin kailangan ding i-detoxify natin. Okay po. So ngayon I'm going to share po kung ano-ano ba yung ways tsaka bakit ba kailangan mag-detoxify tayo ng body natin, okay? Sige, ma'am. Define po muna natin, ano po ibig sabihin ng detoxification? Sige, ma'am. Okay, ito na lang po tayo, no? Okay, what is detoxification? Or detoxification, or detox for short, is the physiological or medicinal removal of toxic substances from living organism, including the human body.
Okay, which is mainly carried out by the liver. So ito po yung main organ na nag-cleanse po ng body natin, yung liver. So definitely po, ito po yung organ na kailangan nating protektahan, itong liver. Diba? So kailangan yan, kailangan malinis ang liver natin, kailangan yung liver health natin is kasama rin yan sa ating ano yung healthy diet. Okay, kung paano mapapangalagaan ang ating liver. Okay. Why do we need to detoxify or cleanse? Okay, bakit kailangan? Ito, kailangan nating malaman, bakit ba? Pwede namang hindi, pwede naman kumain lang tayo ng healthy, o basta-basta kain lang. Why do we need this? Number one, we need to detoxify our body because a build-up of toxins in the body can cause physical and mental health problems, including chronic diseases, insomnia, food or chemical sensitivities, severe headaches, and others. Ako, sometimes, personally, na-experience ko yan na parang madalas na akong minamigraine, madalas na akong hindi makatulog, mahirap matulog. So, mapaisip ka, ano ba yung mga causes? Bakit ka naka-experience ng ganun? Kahit sabihin mong healthy na yung kain mo, pero kang workout, pero dumarte talaga yung point sa body natin na sa health natin na maka-experience ka ng mga ganyang sakit. Okay? So, sometimes, yun yung cause na yung mga toxins sa body natin na kailangan nang i-eliminate. Okay? So, number two na reason, there's a harsh pollutants and pesticides in our environment. So, hindi lang po pala galing sa pagkain ang mga toxins. So, pwede rin galing sa mga environment natin, sa paligid natin, kung madumi, di ba, maalikabok. Sisinghot. Yes, oo. So, kaya nga sometimes we use yung mga air purifiers, yung mga essential oils na nakaka-eliminate ng air pollutants, especially po sa mga home natin, di ba, sa bahay. Kailangan natin din yan. So, yun, kaya kailangan talaga mag-detoxify. Number three po na reason, household items po na ginagamit natin sa bahay na hindi mo alam may mga harmful chemicals yan. Household items, like yung mga panglinis ma'am ng bahay, lahat yan. Personal care products, yung mga gamit nating mga pampaganda, makeup, ganyan, yan, yung mga cause din yan or source din yan talaga ng mga toxins. Chemicals. Yes, opo. May mga chemicals po siya. Tapos, number four, toxins are trapped in our body. So, syempre, natrap yan, kailangan mong palabasin, di ba? Para hindi siya magstay. So, yun po yung mga dahilan. Bakit kailangan nating mag-detoxify? Okay. And then, next po, nalaman natin yung what, why, tapos, alam niyo po natin, ano ba yung mga organs na responsible po sa pag-cleanse ng body natin. Okay, saan ba siya? Ano-ano ba yung mga main part or main organ ng body na responsible for that? So, yan siya. Anim po yung lymphatic system natin. Ito po yung nagsisilbing sewerage system ng ating body, yung lymphatic. Diyan po dumadaan yan. Tapos sa skin, and then sa lungs, yan, liver, kidneys, tsaka colon. Grabe, no? Pag yan po yung naging, ano, yung mga organs na yan na nagkaroon ng sakit. So, affected din po ang ating detoxification process ng body natin. So, kailangan pangalagaan po natin lahat ng mga organs na yan. Yan, di ba? Pagka nagkaroon ka ng colon cancer, kidney problem, liver cancer. So, sobrang daming pwedeng maging sakit kapag yung toxin sa body mo nag-build up na tapos hindi mo siya na-eliminate. Okay po. So, yun, no? So, ito naman yung next natin would be, ano-ano yung mga benefits? Yan. Siyempre, kailangan mo malaman bakit kailangan mag-detox at ano-ano yung mga benefits, okay? Para lang, at least we know, ano ba yung dulot ito? Ano yung magandang effect sa body natin once na mag-detoxify tayo? Sa physical health po natin, makakaroon po tayo ng mas matibay na immune system pag na-cleanse natin yung body from toxins. Okay? Pangalawa, once na yan, mabuhos yung immune system mo, mag-i-increase din po yung energy levels natin.
Okay? Mag-i-improve yung digestion. Siyempre, kapag na-cleanse mo yung colon mo, di ba? So, mag-i-improve yung digestion mo. Kung dati kang constipated, so ngayon, okay na siya. Tapos, pwede rin pong ma-clear yung blood and it help to circulate better. Sa mga may mga blood problems din, so it will help you po magkaroon ng ano, magandang circulation po ng blood once na mag-cleanse po yung ating body. Okay, number two po, sa mental health naman, so it can help us na magkaroon po ng better sleep. Ayan. So, yung mga iba po na naka-experience na ng hirap na akong matulog, ang dami ko nang ginagawa, na mga routine or mga regimen na pampatulog, hindi pa rin talaga makatulog. So, ayan, kasama rin dyan yung mga stress hormones natin na pwede pong ma-eliminate sa pag-detoxify. Mula na ko, ma'am. Okay. And then, pagka na-improve na natin yon, mag-i-increase na yung ating concentration level. Diba? Yun na po, sunod-sunod na yan. Maganda na yung sleep mo. Siyempre, pag ano ba yung benefits ng kompleto yung tulog? Siyempre, mas maganda yung pagtakbo ng brain natin, di ba? Tapos, mas better yung pag-iisip. Hindi ka makakaisip na kung ano-ano. Parang ganun siya. So, yun sa mental health natin. And then, number three po, sa lifestyle change naman, pwede ma-improve ang diet. Tapos, kapag healthy yung diet mo, syempre, meron kang energy to have your physical activities, di ba? Mas marami tayong pwedeng magawa. Mas marami tayong pwede maging ma-accomplish na trabaho because mataas yung energy levels po natin. Okay, ito naman po. So, meron tayong what, why, tapos how to detoxify our body. Paano naman siya? Okay. Sige, ma'am. Okay, number one. Nako. Limit alcohol intake. Bakit ba? Okay. Kasi po, more than 90% of alcohol is metabolized po in the liver. Di po ba ang alcohol is more on fat yan eh. Kumbaga sa calories, fat serving po ang alcohol. So, nami-metabolize po siya sa liver. Kaya po, mostly po, yung mga heavy drinkers po, nagkakaroon sila ng mga, alam mo na, yung mga liver diseases, di ba, liver cancer, liver cirrhosis, pinakamalala. So, yun po. So, kailangan din yung sa, of course, yung sabi nilang moderation daw, diba? So, yan na yon. So, kailangan talaga mag-detoxify tayo, lalo na kung heavy drinker po kayo ng alcohol. Okay? Tapos, number two po, mag-focus tayo sa sleep. Okay? So, gawin po natin lahat ng mga regimen na makaka-help po sa atin na magkaroon ng quality sleep. Marami po rito ang guilty dito sa mga ganyan. Puyat, diba? Nagkakatinginan, ma'am, eh. Oo, kasi yan sometimes, di maiwasan talaga. Maraming dapat tapusin, maraming gagawin. Nakukulangan na po tayo sa 8 hours. Ako po personally, I'm going to share with you, ah. Every night po, hindi ko po nami-miss na mag-set po ako ng alarm na dapat po 8 hours po yung tulog ko. Halimbawa, for this day or tonight, marami akong kailangan tapusin na work. Hindi ko na, kasi ang goal ko parang 10 p.m. dapat tulog na. Mm-hmm. Tapos 6 a.m. gising ako kasi para 8 hours yun, di ba? Kapag medyo alanganin ako na, naku, parang di ako makaka-8 hours, ha. Ina-adjust ko po yung gising ko. Halimbawa, nakatulog ako ng 11 or 12 na. So, i-adjust ko yung alarm ko to later pa, so mga 8. Para na maka-8 hours ako. Pagka naman medyo feeling ko na inaantok na ako ng medyo maaga sa 10, so mga 9 tulog na ako, set ko yung alarm ko ng 5 para at least naka-8 pa rin. Tapos marami ako magagawa for the next day because maaga ako nagising. So ganun po siya. Doon ko ina-apply yung ma-maintain ko talaga yung 8 hours ko na sleep. Kasi yun yung start ng day mo eh. May energy ka, magawa lahat ng work mo for the day kapag maayos po yung tulog natin. Tama. Mm-mm. Okay. So pwede nyo rin siyang i-apply sa inyong routine. Ganyan. Okay? So yun po. Focus on sleep. It helps your body to support natural detoxification process kapag maayos po yung tulog natin. Okay. Number three,
Drink more water. Ayan. So, alam na natin yan. Madami ring guilty dyan, ma'am. Yes. Kasi merong iba, marami na nga kumagtubig eh. This time, more pa. Dagdag. Yung sabi nilang 8 to 10, sinasabi yes, ng 8 to 12. Mga ganun po, ma'am. Diba? Yes po. Tsaka depende po yan sa laki po ng katawan natin. Mm-hmm. Siyempre, pag malaki po yung build ng body mo, mas malaki rin yung water na kailangan mong i-consume. Ganun lang po siya. So, it helps eliminate waste products. So, kung kulang yung tubig mo, so, mahina rin yung pag-flush mo ng mga waste products, di ba? So, yun po yung benefit ng drinking more water. Number four naman po, reduce. Ayan na. Ayan. Hindi naman sinabing wag, reduce lang. Reduce bawas intake lang, of ma'am. Sugar and processed foods. Kung dati po, araw-araw ka nagmi-milk tea, so soft drinks. Ayun din. Ayan, di ba? O yun. Oo nga. I-reduce muna. Gawin muna lang siyang once a week or twice a month. Ganyan. So, hanggat maaari, kung talagang kayang-kaya mong itigil mo na po yan. Water na lang. So, saan mo makukuha yung mga high sugar na products, di ba? Yan nga yung soda, soft drinks, mga bottled. Yung mga packed juices. Yan. Actually, yung nga, check the label pa rin po. Tsaka yung mga processed food. Alam na po natin yan. Yung mga processed meat, ganyan. Tapos lahat po ng mga nakaprocess na, iwasan po natin yan. Mga canned foods. Yes po. Ayan. Number five. Yan. Eat antioxidant-rich foods. Okay. Mm-hmm. Later on po, sa mga topics po, I'm going to share ano-ano ba yung mga foods na rich in antioxidants. Ayan. Antioxidants protect your cells against damage caused by molecules called free radicals. Ayan po yung nagkakause po ng mga cancer, ma'am. Yung mga yan. Kaya kailangan, meron tayong cancer-fighting foods, which is yung mga antioxidants rich food nga po. Okay? So, and then number six po, eat foods high in prebiotics. Yan, yung gut health natin, yung tummy health, kailangan yan. Gut health is important for keeping your detoxification system healthy. Siyempre, di ba, ano yung, kasama na yan sa sistema ng pag-cleanse, yung dapat wala ng mga bad chemicals yung ating stomach, yung tummy natin. Number seven naman po is decrease your salt intake. Kasi diba, ang salt po, ano yan, number one cause din ng water retention, bloating. So, kasama rin po yung sa cleansing na i-reduce yung salt. Or you can use po yung mga salt na, yung may mga low sodium tayo na salt na may mga sea salt, ganyan. Yung mga, walang mga chemicals talaga. Consuming too much salt can cause your body to retain fluid. Okay. Yung pang sea salt, ma'am, nabibili na rin sa supermarket. Yes po, meron po sa supermarket, yung mga organic, yung mga organic na store. Mm. Organic na ingredients, mga healthy options, ganyan. Medyo mas mahal lang kumpara po sa ordinary na salt. Organic kasi. Pero siya pa yung mas healthy. Opo. Okay, number eight po natin, get active. Yeah, kasama po yan sa detoxification process. Get active. Maging active po tayo, okay? Every day. Okay po. Next, ano po natin? Ito po yung mga, ano-ano ba yung mga foods na nakakatulong po na mag-detoxify ng body natin? Ito po, hindi lang po to drinks, hindi lang po ito fruits and vegetables. Meron din pong iba pang klaseng food na isi-share ko po next week. Okay? And then, kasama po doon yung how many times pa do we need to detoxify. Kasi mayroon ba kasabihin nila, araw-araw ba yan, ma'am? Once a week po ba? Or ilang times po every month or every year? I-share ko po yan sa inyo next week. Lahat-lahat po yan. And then, kasama na rin po yung sample recipes po na you can do at home when in a detox diet. Okay, lahat po yan. I'm going to share it po next week po. Kaya po, see you po lahat next week. Thank you. Thank you, Ma'am Ces. Ayan. May abangan na naman sila. Yes po, may abangan na sila. So yung mga pwede nating gawing mga drinks, ma'am, no? Medyo mahaba po kasi kaya nalagay ko next week. So next week ho, ayan, abangan po ninyo ang next topic po ni Ma'am Ces tungkol sa ating detoxification continuation po next week. Actually, ma'am, na
isa sa mga tanong yan eh, yung ilang beses ka ba pwedeng mag-detox sa isang araw? Yes, po. So, meron din siyang effect pagka sumusobra yata sa detoxification. Saka po, ilang days ba yung kailangan na dire-diretso? So, share ko po yung lahat next week. Opo, so yan, kung ganyan po mga katanungan ninyo, pwede na po kayong mag-abang. Abangan nyo na po next week yan. So, meron na tayong aabangan na topic next week. So, saka po, abangan din po nila yung dadalhin nating sample talaga na food or drink na pwede ka... Pwedeng i-share po sa ano. Sa ayan. So, abangan natin yan dito sa studio. Yes, yung gagawin o dadalhin ni Ma'am Ces na sample na detox drinks. Tama ba, ma'am? Ayan. So, kung may mga katanungan kayo pala sa diniscuss ni Ma'am Ces ngayon about detoxification, pwede po kayo magtanong dito sa ating comment box. At sasagutin po yan ni Ma'am Ces habang siya po ay nandito sa atin, okay? So far po ay atin muna siguro, ma'am, gusto mong, ma'am, ikaw baka meron kang katanungan tungkol sa diniscuss po habang tayo po ay naghihintay sa ating mga kapatiran na magtatanong on sa ating live. Actually, ang mga gusto kong itanong yung para sa next week yun eh. Okay. Surprise pa. Surprise okay. Din yung tanong sige, ko. Sige, ma'am. Ako, ma'am, may tanong. Meron bang side effect, ma'am, ang detoxification? Side effects? Pag po nasobrahan at saka pag po mali yung way mo ng pag-detoxify. Mm. Kasi meron tayong mga process how to do it properly. Mm-hmm. Kasi merong iba, sa isip lang nila, ay, gusto kong mag-cleanse, ganyan. Uh-oh. Pero ginawa po nila in a wrong way. So, hindi mo nakukuha yung benefit of it kapag mali mo siya ginawa. Oo. So, meron ding adverse meron reactions. Meron siyang adverse effect kapag ka adverse hindi tama effects. Opo. Yung paggawa mong process. Hindi lang talaga basta-basta kang pag-naisipan mo lang mag-detox, no? Meron din palang mga adverse reactions. Saka ano, nakakamatay yun eh. Meron po. Oo, may nangyari. Marami akong pag nasobrahan ka. Oo. Nakikita ang mga pasyente sa Biluna dahil sa sobrang detoxification nila talagang nawawala na kasi yung mga ano na ke-cleanse na yung mga kailangan na bibigay ko na rin mami yung medyo pa-happy ako na ano no na pero next week kasi kung yun, paano eh, diba? Yes pero ito one thing when in a detox diet po kailangan mong tanggalin po lahat ng dairy products yung mga refined sugar. Lahat po ng gagamitin mo is whole foods. Yon. So, isa yan sa mga dapat mong tandaan when on a detox diet po, kailangan walang mga refined, walang dairy, tsaka lahat whole foods. Walang mga process. Whole foods. As in, yung mga talagang fresh, ganyan. Yun, gagamitin po natin. So, walang mga dairy products. So, yan. Next week, ma'am, didiscuss mo yan. Yes, opo. Okay, so thank you, ma'am. Ses, meron pong tanong dito galing ma'am kay ma'am Genesis Castillo. Sabi niya, paano po yun, ma'am, hindi maiwasan mapuyat dahil may maliit pa po na inaalagaan sa gabi. Ano po pwede gawin para makonsume po yung 8 hours na tulog? Parang mahirap po kasi gawin as a parent. Yeah, I understand. Naranasan ko din po yan, lalo yung pag may baby ka, di ba? So ngayon, ina-advise namin sa mga ganyan, whenever you have a time to recover the sleep, do it. Oo, kahit kasi sa tanghali ikaw po nakakaalam niyan kung kailan ka pwedeng makatulog . Lalo na pag natutulog na yung baby, yes, diba? Yun, sabayan mo sabayan siya. Sabayan mo na. Ganyan. Pero meron pa rin kapag tulog may yung gagawin, baby, may gagawin. So, samantalayin mo yung time ng gawin mo yung dapat kasi nga tulog yung baby mo. Pero kasi, since po napaka-crucial po na part sa ating health ang quality sleep po, kailangan mo talaga siyang bigyan ng time or bigyan talaga ng ano na makatulog tayo ng maayos. Oo. Yes. Pero iba pa rin ma'am yung tulog sa tanghali at saka yung tulog yes, sa po, gabi. Yes po. Iba po yung so, quality nung nakaano pa sa gabi. Yes. Tsaka po pag sinabi kasi nap, iba yung nap sa sleep talaga eh. Opo. Pag sinabi kasi nap, dapat it should not be more than 15 minutes. Mm-hmm. Kapag more than that, ano yun, sleep na. Hindi na siya. It's not more than 15 minutes ang nap, ang nap time. It's ang power nap. Power nap ang tawag dyan. I-inlip ka lang po. Pero iba pa rin yung 8 hours yes, dahil yan po yung sa gabi na kukunin natin yung 8 hours. Yes. Pero po sa adult po, at least yung 6 hours na uninterrupted. Sa adult. Pwede na po siya sa adult. Oo. Yung ibig sabing uninterrupted. So, walang gising, walang bangon-bangon, walang wiwi, wala. Dire-diretso po.
na quality sleep. Pag sinabi pong quality sleep, ito po yung to the point na nananaginip ka na. Yung po yung deep sleep. Pag nananaginip ka. Pag nananaginip na. Oo. Pero okay. Yung sleep, parang yung inlip na nananaginip ka, parang may ganun doon maminsan. Oo nga, yung hindi na mabilis ang panaginip. Hindi na po inlip yun. Tulog na ayan. Siya. Okay. Opo, so, eto ma'am, may tanong. Meron po bang, galing kay Sir Michael Bagyon ma'am, meron po bang food na pwedeng pambawi kapag kulang sa oras ng tulog? Ah, wala pong kapalit ang tulog. Wala pong pagkain na pwedeng ipalit sa tulog. Oo nga, wala talaga. Wala, tulog wala. Pa rin. Tulog pa rin. Kung kulang ka sa tulog, tulog din ang yes. Pambawi. Kasi bali wala po ang healthy na pagkain kung puyat ka. Oo ma'am, kasi alam mo, ma'am, karanasan nangyayari yan, ma'am, yung mga graveyard shift, no? Yung bumabawi sila sa pagkain, kulang sa tulog, pero pagkain ang bawi nila, pero hindi po tama yun. Siyempre, pag tulog ang kulang sa tulog, bawi din sa tulog, hindi sa pagkain. Kaya ang daming, mga nasa call centers, yes, ma'am, usually. At saka, ma'am, yung mga, halimbawa, napuyat ka ng 24 hours kang walang sleep, halimbawa lang, ha. Binawi mo siya ng tulog the next day, naka 8 hours ka, nabawi mo siya. Hindi po siya enough, ma'am. Mm-hmm. Dapat, 3 consecutive days mo siyang bawiin na 8 hours sunod-sunod. Oh. Para makarecover yung body mo. So, dun 24 sa, hours kang walang tulog, tapos, pero ang recovery mo, 3 days. Tatlong yes, 3 consecutive days na sunod-sunod na 8 hours na tama talaga na tulog. Wow. So, ganyan pala. Ganun po kalupit. Oo, ang bawi ganyan niya. Pala. Hindi mo pwedeng bawiin ang isang araw lang yung isang araw mo na po yan. Tama. Kasi, yes, kasi po, yun na po yung pambawi nung body mo sa para kang kasi ang nagre-regenerate yes, yung mga cells yes, natin ma'am sa tulog. Ang puyat po kasi is a form of physical stress. Oo. Oh, oh. Pag stress po ang body natin, diyan po lumalabas yung mga alam mo na yung toxins, oh, 'di ba? Yan na 'yon. Ayan. So number one po na ano diyan na prone sa mga ganyan yung mga doctors po natin, 'di ba? Yung mga shift nila. Oo nga. Wala silang meron silang duty na straight, parang misa nga 30 hours, walang tulugan. Yung mga doctors po kaya natin. Kaya prone sila yes, sa, ma'am, bumababang immune system, so madali silang yes, magkasakit. Kaya po ang mga doctors po, most of them, kapag may, meron silang duty na 30 hours na straight, ang rest day nila, 2 days, two makasunod days, din. So para at least mabawi nila. Yun po kasi yung tamang way to recover eh. Ayan. So, yan po mga kapatiran, no? Napakahalaga ng tulog. So, hindi pwedeng baliwalain na hindi matutulog, mapupuyat. So, kailangan pa rin natin 8 hours of sleep sa gabi. Iba yung nap time, iba rin yung tulog sa gabi. Saka yun na yung design ng Panginoon. Talagang kailangan matutulog tayo sa tamang tamang sa tamang panahon, sa tamang oras. Okay. So yan, ngayon siguro wala pa tayong uling mga tanong, Ma'am Ces. So ipakita kaya muna natin, Ma'am, yung po, kapatiran natin na nagawa po ng banana cake at iba pang mga produkto out of banana, mga pagkain. At nakakatawa to, Ma'am, kasi wow, she's from Kaash, Canada, from Japan. Japan. Wow, si Ma'am Flor Solomon po ay tuwang-tuwa nung napanood niya yung ating yung segment natin, yung actual cooking mo. Uh-huh. So, ayan. Isang missionary yan. Missionary sa Japan. So, si Ma'am Flor Solomon ay talaga ganyan. Talaga sinunod dalawang itlog. Ma'am, diba? May cinnamon, may eggs. May butter. Sinunod niya, ma'am, ang iyong recipes. Strawberry po ba yun? Strawberry? Oo nga, strawberry nga. Strawberry. Palm, ma'am. Palm fruit. Oh, okay. Ayan. So, galing. Ang mga, di ba? May apple. Di, gumawa din siya, ma'am, ng Waldorf salad. Salad. A shake. Banana. A shake. Banana shake o banana juice. Galing. Ayan, sana po yung mga kapatiran natin dito, no? Ma-challenge tayo kay Ma'am Flor Solomon. Wow. Ayan, so ayan na po yung kanyang finished product na banana pancake. Sarap. Na merong palm fruit. So, special talaga. Oo, ma'am. O, diba? Diba? Walang flour yan. Sarap. Walang flour. So, yan din ang kanyang banana bread. Banana cake, banana bread. Wow, sarap. O, diba?
Oh, ma'am, perfect bilog na bilog. Galing. And then the banana juice, shake. Banana shake. Ayan, sarap. Sabi niya pag dumating daw siya dito, ma'am, gagawa niya daw tayo. Wow, abangan po namin niya tayo sa Pastor Hill. Yan, bukas dadating na siya. Ma'am Flor, salamat thank sa inyo pong contribution, sa inyo pong pinakitang pictures na yan. Kami po ay natutuwa at nabibless po dahil kayo po ay nag-participate. So, meron po kayong 300 pesos worth na load. Yan, so yan po ay inyo pong blessing mula sa Panginoon dito sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Pero in-extend pa natin. Kaya pwede pa yung mga South Borders mothers, Southeast mothers, yung mga mothers ng or young people na gustong pwede sumali. Pwede rin. Diba? Oo, magpapatalo ba tayo dyan sa mga tama. Mga hapon na yan? So diba? Tayo dapat machal sa ating mga hapon daw, sabi ni Ma'am Julie. Ayan, so pwede po kayo mag-submit, okay? Nang inyo pong mga nagawang mga banana pancake para naman tayo ay ating nutritionist dito ay matutuwa dahil meron siyang actually natuwa na siya dun sa ano ni Ma'am Floren, di ba? Kaya so, ano ba 'yon? Pasado ba sa iyo? Pasado po. Ayan, so maraming salamat Ma'am Ces and Ma'am Flor sa inyo pong sinubmit na picture at sa inyo pong nagawang pancake. Sana po next week meron uli tayong makita uling mga pictures na yan. So yan lamang po sa araw na ito, araw ng Biyernes. Nawa po kayo po ay na-bless sa ating pinag-usapan tungkol sa detoxification. So see you again next Friday po. Meron po si Ma'am Ces na i-discuss uli. Continuation po na ating topic na tungkol sa detoxification. And again, maraming salamat. See you again on Tuesday, same time po, 11 ng umaga. Ma'am Julie. Okay, maraming salamat Ma'am Ces. At kita-kita po tayo sa... Kita-kita tayo sa Tuesday sa dental, no? Impormasyong dental. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po muli. See you po next week para sa panibago pong impormasyon. Yan. Thank you and God bless po. Ingat po tayong lahat.